Andy Summers. My name is Sting. My name is Stuart Copeland. Oh, can't you see? Noong dinudumina ng tugtugang punk rock ang mid-70s sa England ay isang banda ang naglakas loob na haluan ito ng reggae, jazz at pop rock na tugtugan na nakapagbigay sa kanila ng kasikatan hindi lang sa buong UK kundi maging sa US at sa buong mundo. Tinatawag nila ang kanilang banda bilang The Police at sa pamamagitan ng mga kanta nilang Every Breath You Take, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, at marami pang napaka-timeless na mga awitin ay inukit ng mga ito ang kanilang pangalan bilang one of the greatest band sa buong kasaysayan. Ganun pa man ay napakaliit lang na naging karera ng bandang ito. Bigla silang nag-break habang nasa pinakamataas na bahagi pa sila ng kanilang katanyagan at sa panahong babago pa lang silang itinuturing ng marami bilang pinakamalaking banda sa buong mundo. Ano nga ba ang nangyari? Bakit biglang-bigla ang pagkawala ng mga ito? At bakit The Police ang kanilang pangalan? Alagad ba ang mga ito ng batas? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Welcome to Nagsimula ang banda kay Stewart Copeland na napansin ang lumalakas na punk scene noong 1976. Halos nasa laylayan na ng pagkabuwag ang kanyang banda noon na Curve Air. Kaya nagsimula na ang kagustuhan nitong bumuo ng bagong banda na tatawagin niyang The Police. Oo mga idol, may pangalan na ang banda kahit wala pang miyembro kundi siya lang mag-isa. Nakuha niya ang idea ng pangalan sa madalas niyang nakikitang awayan ng mga police at mga punks. So hindi talaga totoo mga idol na Police ang mga miyembro ng bandang ito. Matapos ang huling konsyerto ng Curve Air ay isinama si Stewart ng kanyang kaibigan na si Phil Sutcliffe para mapanood ang gustong gusto nitong banda na Last Exit. Hindi gaanong trip ni Stewart ang musika ng banda pero hindi nito maiwasang hindi mapansin ang karisma at galing ng bass player ng mga ito na si Gordon Sumner o mas nakilala sa tawag na Sting. Bonus pa dito ang napakagaling nitong boses. Pagkatapos ng gig ay ipinakilala ni Phil Sutcliffe si Stewart kay Sting at hindi na nga ito nagpaligoy-ligoy pa na inimbitahan ito na magtungo sa London para sumali sa kanyang banda. Sunod na nakilala ni Stewart ay ang gitaristang si Henry Padovani sa isang club sa London at nagsimula na ang mga itong tumugtog pansamantala na kasama ang girlfriend ni Stewart na si Sonja Cristina at kapatid nito na si Ian. Sa hindi inaasahan ay biglang ang tumungo si Sting sa London noong 1997 para maging bahagi ng banda at doon nga nagsimula ang The Police bilang trio na naaayon naman sa plano ni Stewart. Noong May 1977, habang hindi pa ganung busy ang banda ay tinanggap muna ni Sting ang alok para maging parte ng Strontium 90 na isang project band para sa reunion ng bandang Gong. Nakasama niya dito ang gitaristang si Andy Summers at si Stewart na isinali ni Sting noong nangailangan ang banda ng drummer. Dito mga idol ay agad na nagustuhan ni Sting ang abilidad ni Andy Summers kaya inimbitahan niya ito na sumali sa The Police na agad namang pumayag sa kondisyon na siya lang dapat ang maging gitarista. At dahil ayaw nga ni Sting sa kanilang gitarista na si Henry Padovani ay agad itong pumayag sa kondisyon ni Andy Summers. Ganun pa man ay nangialam na si Stewart na gustong panatiliin ang loyalty sa kanyang banda kaya sa panahong yon ay nagpatuloy pa sila bilang 4-piece band hanggang noong August 10, 1977 na sumubok silang magsimulang mag-record ng mga kanta sa tulong ng producer na si John Cale pero napatigil ito dahil hindi nila nagustuhan ang kinalabasan. Kaya sa huli ay napagkasunduan na din ang lahat na tanggalin na nga si Henry dahil hindi talaga masaya si Sting at Andy na kasama ito. Mula dito ay nabuo na nga ang nakilalang line-up ng The Police. Si Sting ang bokalista at bassist, si Andy
Andy Summer sa guitars at si Stewart Copeland ang drummer. Una silang tumugtog ng live sa Rebecca's Club sa Birmingham. Pero ang problema mga idol ay nahirapan silang makakuha ng fanbase dahil kakaiba sila sa ibang punk bands noong panahon na yon. Hindi naman sila sumuko at ginawa ang lahat ng pwedeng gawin. Kahit nga pagpapakulay ng kanilang buhok ng blonde ay ginawa na nila para lang makasama sa isang commercial. Desperado na din kasi sila ng panahon na yon. Kailangan nilang kumita ng pera dahil wala silang maibayad sa kani-kanilang mga renta. Ganung kahirap ang simula ng The Police mga idol. Katunayan ay nag-record sila ng unang album nang wala silang manager o record label. Tanging 1,500 pounds lang na galing sa sariling bulsa ng kapatid ni Stewart na si Miles Copeland ang kanilang naging budget. Ito na ang halos tumayong manager ng banda na nung marinig ang kantang Roxanne ay nagustuhan niya agad ito at naniwalang malayo ang mararating ng The Police. Kaya naman ay agad niya itong dinala sa A&M Records na nakapagbigay nga ng kontrata sa banda. Noong November 2, 1978 ay na-release ang debut album ng mga ito na Outlandos D'Amor, kabilang ang mga singles na Roxanne, Can't Stand Losing You at So Lonely. Hindi ito naging matagumpay sa UK noong una, pero biglang pumatok ang kantang Roxanne sa US na naging dahilan na sa huli ay pumalo pa ito sa number 6 sa UK at number 23 naman sa Billboard 200. Na certified din ito bilang platinum album ng Recording Industry Association of America. At dahil sa tagumpay na ito ay sinundan nila agad ito ng pangalawang album na Regatta di Blanc noong October 2, 1979. Kabilang naman dito ang mga singles na Message in a Bottle, Walking on the Moon, Bring on the Night at The Bed's Too Big Without You. Pumalo na ito sa number 1 sa UK at number 23 naman sa Billboard 200. Nakasungkit din sila dito ng isang Grammy Award sa instrumental title na Regatta di Blanc. Sa sobrang success na nakuha ng The Police sa mga panahong yon ay nagkaroon sila ng kakayahang magkaroon ng malawakang world tour. Pero dahil din sa kasikatang ito ay madalas na silang pinipressure ng kanilang record company para mag-release muli ng bagong album. Kaya naman mga idol, sa loob lang ng 3 linggo bago magsimula muli ang kanilang tours ay tinapos nila at inirelease noong October 3, 1980 ang pangatlong album na Zenyatta Mondatta, na kahit may pagsisisi sa parte ng banda dahil ni rush talaga nila ito ay naging maganda naman ang pagtanggap dito ng mga fans at kritiko. Naging instant hit sa iba't ibang bansa ang mga singles na Don't Stand So Close to Me at Di Do 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 Di Da Da Da. Nakapagbigay muli sa kanila ito ng Grammy Award at pumalo sa number 1 sa UK at number 5 naman sa Billboard 200. Na certified din ito bilang 3 times platinum. Nasundan ito ng pang-apat na album na Ghost in the Machine noong October 2, 1981, na kabilang naman ang mga singles na Invisible Sun, Every Little Thing She Done Is Magic, Spirits in the Material World at Secret Journey. Pumalo na ito sa number 2 ng Billboard 200, muling number 1 sa UK at muli din itong na-certified sa US bilang 3 times platinum. Ganun pa man, kung sobrang sikat ng banda mga idol sa panahong yon ay mas naging maningning naman ang bituin ng bukalistang si Sting, na sa sobrang popular nga nito ay nagsimula na itong maimbitahang maging bahagi ng maraming pelikula na lalong nagpatunog ng kanyang pangalan, lalo na at may mga pelikula din na siya mismo ang kumakanta ng mga team song. Ang problema lang mga idol, habang napupunta sa tugatog ng kasikatan si Sting ay naging lamat naman ito sa pagsasama nila ni Stewart dahil sa naaapektuhan ito ang ilang schedules ng banda. Mas pinalala pa ang problema sa pagitan ng dalawa ng matinding pressure na dala ng kasikatan. Umaapaw na ego at perang kailangan nilang i-manage ng ayos. Pinilit naman nilang isang tabi ang lahat ng negatibong namamagitan sa kanila at na-release pa ang album na Synchronicity noong June 17, 1983 sa tulong ng single na Every Breath You Take.
ay maraming kritiko ang binansagan ang The Police na pinakamalaki umanong banda sa buong mundo. At dahil andito, ang pinakasikat nilang kanta na Every Breath You Take ay masasabi natin mga idol na malayo pa talaga ang mararating ng bandang ito. Sa pataas pa sigurado ang kanilang tatahaking kasikatan. Katunayan ay nag number 1 na sila dito sa Billboard 200, number 1 pa rin sa UK at napakaraming mga bansa. Tinalo din ng Every Breath You Take ang Billie Jean ni Michael Jackson sa Song of the Year na isa sa pinaka-importanting parangal ng Grammy Award. Pero nakakapanghinayang man mga idol ay naging ito na ang pinakahuling album ng The Police. Sobrang kinain na sila dito ng pressure at nang patuloy pa rin na tumataas na tensyon sa pagitan ng mga miyembro. Nag-focus na lang silang lahat sa kani-kanilang solong karera. Lalo na nga si Sting na mas nag-enjoy at naging sobrang successful din bilang solo artist. Sinubukan naman nilang mag-reunion at mag-record muli ng bagong album pero tila ba ayaw na talaga silang pagsamahin ng panahon. Nahulog sa kabayo si Stewart kaya nawalan ito ng kakayahang mag-drums noong panahon na yon. Muli lang silang nakatugtog na magkasama noong 1992 sa kasal mismo ni Sting na imbitado ang dalawang kabanda na nasundan pa noong 2007 sa isinagawa nilang reunion tour bilang pagdiriwang ng kanilang 30th anniversary na inabot pa mga idol hanggang 2008 at dito ay tinagurian ang The Police na biggest earning musicians ng 2008 dahil nakabenta sila dito ng 3.7 million na tickets at kumita ng $358 million na pangatlo naman sa kasaysayan bilang highest grossing tour. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang The Police ng 5 studio albums, 3 live albums, 7 compilation albums, 14 na video albums, 18 music videos, 1 extended play, 26 na singles, 4 na soundtrack albums at 3 box sets. Bumenta ang The Police sa maliit na panahon ng 75 milyong records at naging kabilang pa rin sa mga best-selling bands of all time. Nakasungkit ang mga ito ng kabuuang 6 na Grammy Awards, 2 Brit Awards at napakarami pang iba. Na-inducted ang banda sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2003 at nakabilang ang mga ito sa 100 Greatest Artist of All Time ng VH1 at The Rolling Stone Magazine. Sobrang nakakapanghinayang ang bandang ito pero naging dahilan naman ang kanilang paghihiwalay ng napakatinding kasikatan na tinamasa ng kanilang bokalista sa napakamatagumpay nitong solong karera. Napabilang din si Sting sa mga pinakasikat na solo artist sa kasaysayan ng musika. Ano ang masasabi mo sa bandang ito mga idol? Pag-usapan natin yan sa comment section. Action! Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.